formal nang umupo kahapon bilang bagong Visayas Command Chief ng Armed Forces of the Philippines ang Baguio Boy na si Lieutenant General Benedict Musni Arevalo. Pinalitan niya sa pwesto si Lieutenant General Robert Dauz na nagretiro noong Nobyembre. Sa pag-upo ni Lieutenant General Arevalo, gabay niya ang mantrang loved by the people, feared by the enemy. So ang gagawin lang namin, we see to it na yung mga bagay na tayo mamali ng taong bayan, at of course, yung tayo rin ay kakatakutan ng ating mga kalaban. So para tayo katakutan ng ating mga kalaban, importante talaga na matugis natin sila. And then, which we have been very successful for our campaign. Ano? Huli siyang namuno bilang 3rd Infantry Division Commander, kung saan umabot sa 58 ang napagtagumpayang armed clash encounter. Ngayon, target niyang pabagsakin ang apat pang guerrilla front sa Visayas. So yun ang tututukan ng ating kampanya for 2023, and seeing to it that this remaining, we call it the guerrilla fronts, ito ay units ng ating mga kalaban ay mapahina natin sila para hindi na sila makahasik ng karasan at kaguluhan dito sa Kabisayaan, and that will be the main focus of our campaign for 2023, and I'm very confident that we can do it. Hinihikayat pa rin naman niya ang mga ito na piliin na lamang ang magbalik loob sa pamahalaan. Una, ang magbalik loob, mag-surrender, mabuhay ng normal kasama ang kanilang pamilya. Pangalawa, ay mahuli sila at makulong. At pangatlo, ay mapatay sila pagka nagkasagupaan sa inkwentro. So sa tatlong yan, ang aming inaasahan ay sila po ay pipiliin ang una na magbalik loob na lang. Nakahanda raw ang iba't ibang programa para sa mga ito. Samantala, isa rin sa kanyang tututukan ang mga pangangailangan, lalo na sa mental health ng mga sundalo, ayon na rin sa direktiba ni Nooy AFP Chief Lieutenant General Bartolome Bacaro. Sa kanyang pag-upo, asahan daw ng mga taga-Visayas ang tuloy-tuloy na alalay ng AFP, hindi lamang sa pagsugpo ng insurhensya, pero maging tuwing may mga sakuna. Si Lieutenant General Arevalo ay ipinanganak at lumaki sa Baguio City. Kasama siya sa Philippine Military Academy Bigkis Lahi Class na nagtapos noong 1990. Isa siya sa apat na sundalong anak ni PMA alumni Colonel Filoteo S. Arevalo ng Class 1956. Sa 33 taong pagseserbisyo, nakatanggap siya ng maraming parangal gaya ng Distinguished Service Star Award. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.